Kadalasan ang mga lugar, kalye at eskinita sa ating bansa ay ipinapangalan sa mga bayani at mga taong may naiambag sa ating lipunan. Ngunit aminin natin na sa dami ng mga lugar at kalye sa Pilipinas ay iilan lamang dito sa mga lugar na ito ang kilala natin sa tunay na buhay. Tama ba? Ngayong araw pag-uusapan natin ang isang kalye sa Binondo na kung tawagin ay Ongpin. At minsan nyo na din bang naitanong kung sino ang taong ito? At dahil may kwentong nakatago dito ay hahalukayin natin muli upang alamin kung ano ang naiambag ng taong ito. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Kilala ang Ongpin sa lugar ng Binondo bilang isa sa sentro ng kalakalan sa Maynila. Sa Ongpin matatagpuan siyempre ang maraming mga Incheck na may kanya-kanya na mga negosyo sa Binondo. Pero bukod sa mga singkit na makikita nyo sa Ongpin ay sari-sari ding mga bagay ang makikita at mabibili dito. Ang sabi nga ng iba, ang mga bagay na hindi mo mabibili sa mga sikat na malls ay dito mo hanapin sa Binondo. Mga alas na ginto, mga singsing na pangkasal, gamit sa bahay, mga appliances, gamit sa pagkakarpintero, herbal medicines at kahit mga gamit sa pagsasaka o mga pyesa ng kuliglig ay dito mo din makikita. At syempre, hindi dyan magpapahuli ang mga restaurant na ang iba ay mga exotic ang mga tinda at marami pang iba. Sa kabilang banda, si Romano Ongpin ay pinanganak noong February 28, 1847 sa Binondo ng mag-asawang Simon Ongpin at Sinfrosa Tan Bensiang na noong panahon na yon, ang Pilipinas ay nasa kolonya ng mga Espanyol. Ang mag-asawa ay nagmula pa ng Fujian, China kung saan ay nakaisip na makipagsapalaran sa Maynila upang magsimula ng negosyo. Dahil hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang ugnayan ng Pilipinas at China noong unang panahon pagdating sa kalakalan ay masasabi nating mga suki na. Unang naging negosyo ng mga magulang ni Roman Ongpin ang paggawa at pagbebenta ng mga kandila sa Binondo. Lumaki si Roman Ongpin na nakikita ang sarili na balang araw ay magiging negosyante din tulad ng kanyang mga magulang. At nakita nito ang Maynila ay isang magandang lugar na magiging sentro ng kalakalan ng Pilipinas. Nung makapag-aral at matapos ay agad na sinubukan ni Roman ang magtayo ng sarili nitong negosyo na bilihan ng mga iba't ibang produkto. Pero mas naging tanyag ang kanyang tindahan dahil sa pagbebenta ng mga gamit pang pintura, mga varnish at mga kagamitan ding pagpipinta ng larawan. At may pangalan itong L82 na itinayo noong 1883. Ang L82 ay sinasabing hango ang pangalan sa sinapit ng Pilipinas noong 1882 sa cholera outbreak na siyang naging malaking problema na nagsimula sa Mindanao at umabot hanggang Maynila. May nagsasabi din na ang pangalan ay hango sa taon na yumao ang kanyang ama noong 1882 na si Simon Ongpin. At alam nyo ba na si Roman Ongpin ang nagtakda ng salitang fixed price o tapat na dahil noon ang bawat paninda ay talagang nadadaan sa pagtatawad. At ang isa sa naging imahe ni Roman Ongpin ay ang palagiang pagsusuot nito ng barong Tagalog na siyang kinahiligan niyang suotin. Dahil sa naging kilala ang tindahan at produkto ni Roman Ongpin sa Binondo ay itinalaga siya ng mga Espanyol bilang primero teniente de mestizos o ang nagsisilbing kanang kamay ng mga gobernadorsilyo at ang kanyang tindahan na ito ay nagsisilbing pangunahing tindahan para sa mga Espanyol. Pero hindi alam ng karamihang tao at mga Espanyol na ang kanyang tindahan ng mga gamit sa pagpipinta ay isa ring bilihan ng mga sikat na alagad ng sining at personalidad na sina Pedro Paterno, Pascual Poblete at ang magkapatid na Juan at Antonio Luna.
Dahil dito ang tindahan na ito ni Ong Pin ang naging sikretong dausan ng pagpupulong ng mga katipunero na siyang kumakalaban sa mga Espanyol. Dito sa lugar na ito nagtitipon ang mga rebolusyonaryong Pilipino at dito sa mismong tindahan na L82 nagaganap ang mga planong pakikidigma sa mga Espanyol at dito pinag-uusapan ang mga aktibidad ng grupo. Dahil sa si Ong Pin ay kilala sa lugar ng Binondo bilang isang Chinese, hindi ito pinanghinalaan ng mga Espanyol na maaaring ang taong ito na kanilang pinagkakatiwalaan ay maaaring makipagsabwatan sa mga katipunero. Malaki ang naging bahagi ni Ong Pin at ng kanyang tindahan noong panahon ng mga Espanyol dahil ang perang kanyang kinikita sa kanyang mga paninda ay itinutulong niya sa mga pangangailangan ng mga katipunero gaya ng mga pambili ng mga bala at mga pagkain para sa mga ito at pati ng mga gamot para sa mga sugatang kasapi ng katipunan. Sa kanyang tindahan din na ito, nag-iimbak ito ng mga pagkain at mga gamot na siyang ibinibigay sa mga katipunero. Sa patuloy na ganitong sikretong pakikipagsabwatan ni Roman Ong Pin sa mga katipunero ay naging daan din ang kanyang tindahan upang maibahagi ang pahayagan na La Solidaridad na siya naglalaman ng mga masasaklap na nararanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. At ang pahayagang ito ang nagsisilbing tinig ng mga Pilipino. Isa sa mga hinahangaang tao ni Roman Ong Pin noong panahon na yon ay si Andres Bonifacio dahil para sa kanya ang taong ito ay talagang matapang at sinasamahan talaga ng gawa at hindi puro ngawa ang bawat plano at sinasambit nito. Nagpatuloy ang ganitong pagtulong ni Roman Ong Pin sa mga kasapi ng katipunan hanggang sa taong 1896 na mga panahon na iyon ang madiskubre at ipiit sa kulungan ng mga Espanyol dahil sa pagtulong nito sa mga rebolusyonaryo ngunit kalaunan ay pinakawalan din ito. Pero hindi dito natuldukan ang kanyang pagtulong sa mga rebolusyonaryo. Ipinagpatuloy pa rin niya ito at hindi natakot sa kung ano ang muling sasapitin nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon noong February 6, 1898 nang masunog ang kanyang tindahan na L82. At sa pagkakasunog ng kanyang tindahan ay muli na naman siyang nagtayo ng maliit na tindahan upang muli ay magsilbing hideout ng mga naghihimagsik na mga Pilipino. At alam niyo ba na 90% ng insurance na natanggap nito sa pagkakasunog ng kanyang tindahan ay ibinigay niya kay Emilio Aguinaldo at sinabing ang halagang iyon ay gamitin para sa lahat ng pangangailangan ng katipunan at upang sa gayon ay maisakatuparan ang hinahangad na kalayaan. Talagang makulit at hindi mapipigilan ang pagnanais na makatulong ni Roman Ong Pin laban sa mga gustong manghimasok sa bansang Pilipinas. Hanggang sa dumating ang taon na kung saan ang Espanyol naman ay natalo ng mga Amerikano at ang mga kanu naman ang humawak sa Kamaynilaan. Sa panahong ito, walang sawa pa rin at patuloy sa pagbibigay ng ayuda si Roman Ong Pin sa mga katipunero at walang takot pa din sa pagsuporta sa grupo. Ngunit isang araw noong December 6, 1900, nang madiskubre naman ng mga Amerikano ang ginawang pagtulong na ito ni Roman Ong Pin, ay muli sa pangalawang pagkakataon ay ikinulong ito muli at matapos lamang ng ilang buwan noong March 23, 1901 ay pinalaya din ito. Dahil sa nangyaring pagkakakulong na ito ni Roman Ong Pin ay lalong sumidhi sa damdamin nito ang galit sa mga kano at hindi pa din siya tumigil sa pagtulong sa mga Pilipino. Ikaw tigas ulo ha? Kaya sa muling pagtitinda nito ay naging ganti niya sa mga kano ang hindi pagbilhan ang mga ito ng kanyang mga paninda at sinabi sa kanyang mga anak na wag magtitiwala at pagbibilhan kahit isang Amerikano ng kanyang mga produkto. Dahil para sa kanya, ang mga Amerikano ay hindi nabibilang sa bansang Pilipinas dahil sila'y mananakop. Dahil sa pinamalas na ito ni Ong Pin, lalo na siyang hinangaan ng mga Pilipino, lalo na ng mga katipunero at ng mga kilala nating mga bayani. December 10, 1912, nabawian ng buhay si Roman Ong Pin dahil sa sakit sa puso. Ngunit bago pa man ito bawian ng buhay, mahigpit na ipinagbili nito sa kanyang mga anak na ang barong Tagalog ang isuot sa kanya dahil ito ang kanyang paboritong suotin.
at bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa bansang Pilipinas na kanyang naging kanlungan buhat pa nang siya ay isinilang. Tunay ngang kahanga-hanga ang ipinakitang katapangan at malasakit na ito ni Roman Ongpin sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Sa kabila ng hindi pagiging purong Pilipino ng taong ito, ay naging puro naman ang kanyang pagmamahal sa kanyang bayang Kinagisnan at naging kasing lagkit ng tikoy ang kapit nito sa pag-asang balang araw ang Pilipinas ay makakalaya din sa kamay ng mga mananakop. Kalaunan ang kalye sa Kristiya ay pinalitan bilang kalye Ongpin sa Binondo bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan at upang maipakilala na minsan pala sa ating kasaysayan ay may isang Chinese pala na tumulong sa pagkamit ng kalayaan ng bansang Pilipinas. Kaya sa susunod na mapagawi ka sa Binondo at mapadaan ka sa Ongpin Street o kaya naman makapagsimba ka sa simbahan ng Binondo, maaari mo siyang sulyapin at magbigay ng paggalang sa kanyang monumento bilang pasasalamat sa kanyang naiambag sa ating kalayaan. Hanggang dito na lamang puli ang atin na namang makabuluhang kwentuhan. At sana ay muli nabigyan ko na naman kayo ng bagong kaalaman sa mga lugar at tao na hindi masyadong napagtuunan ang kanilang nakaraan. Ngayon, meron lang po akong iiwan na isang katanungan. Ngayon nyo lang din ba narinig ang kwentong ito ni Roman Ongpin? At may kilala ka pa bang dayuhan na naging kakampi din natin sa mga nakaraang pananakop? Muli po maraming salamat po uli sa inyong pakikinig. At kung nagustuhan nyo po ang aking kwento, hinihiling ko pong pakipindot naman po ng like button. At syempre, kung hindi ka pa kasama sa tropa, ay pindutin mo na din ang subscribe button kasabay ng pagbatingting ng ating kampana para sa long-term relationship. At laging tatandaan na dito kay Tito Chow, ang mga issue, kwento at talakayan ay siguradong may kabuluhan. So paano? Uwian na naman. Bye-bye you!